tayo. Secure niyo diyan kahit malaglag kayo dito, ha? Kasi yung barko minsan tatanggilid diyan, ha? Lalo na sa mga maalo na ano, area. Maaro na area, malamig pa. So pag ano diyan, si-secure niyo kahit malaglag kayo nandiyan lang kayo, nakabitin lang kayo diyan. Hindi kayo malaglag dito sa dagat. Anong nag-lecture tayo about sa preparasyon ng ano ng gangway or pilot ladder? Yun naman last ano, kailan yun? Nalaglag dahil sa ano, sa pagpreparasyon ng pilot ladder. Siguro wala siyang safety harness. Dapat mayroon kayong life vest, mayroon pang harness, no? Kukuhanin pala natin mamaya yung ano, sa Monday. Magdidemo tayo paano niyo isusuot yung life. Iniwas ano? Lang ang harness yan. No? Mayroon yan ang nangyari dyan. Mayroon na kaming namatay dyan na kasamahan dati nung nasa ano ko, nasa kilay na ano, sa kilay. Nalaglag din, preparasyon ng ano, preparasyon ng pilot ladder. Dami, kasi yung pilot ladder, meron lang dalawang extension post dito. Ito, hanggit lang. Para at least, kasi daming ano, daming namamatay na kwan. Namamatay na si Mandy Angel dyan. Kaya ako nung nag-dick peter ako, ha? Kasi pag dick peter kayo, isa kayo dito sa kasama sa ano, ha? Preparasyon sa, pilot ladder. Ito yung barko natin, no? MB Sam to na barko, MB Sam. MB Sam. Okay, yan ang barko natin. Ngayon, ito dito yung ano, dito yung pilot ladder ay ano. Ito yung dagat level diyan. Mayroon yang extension post diyan, dalawa. Ito railings to. Railings. Ito naman railings. May mga railing kasi yan dyan. No? Ito dito. No? So itong ano nito, itong tawag niyan. Itong pilot ladder, nililigpit kasi ito, ito halimbawa, ito na yung ano ninyo, bunk barge na ano, barge. No? Ito itong service boat ng ano pilot. Ito dito. Mag-prepare ng pilot ladder, ha? Karamihan walang life ano, ano tawag diyan, yung safety harness. Mayroon silang life vest pero walang safety harness. Nung ako nung nasa Dick Peter ako, kailangan talagang ano 'yan, full ano 'yan. Life vest at saka harness 'yan, yung full harness, hindi yung belt type na hindi na kasi bawal na yung belt type ngayon, parang jacket type nandoon sa baba. Eh ano natin sa Mandi. Ito pag mag-prepare kayo nito, mabigat tong ano eh. Mabigat kahoy itong kahoy ito, kahoy. Ladder. Pilot ladder. May mga ano pa yan dyan, may mga nakamahaba na ano. Ngayon, itatagilid mo to para magano siya dito, dadaan sa ano, sa extension post. Itong extension post dito, detachable to minsan, tanggal-tanggal. Ito, nakabolt. May ano yan dyan, may isuswing mo, masisecure yung ano dyan. Open, parang gate ba? Ganyan, sisecure. Tapos yun dyan, ang ano na yan. May padayan dyan, nakasyakil yung dulo ng ano, ay ng pilot ladder, yung rope, dalawa. So ngayon, dito, ang nangyari dito, wala siyang ano, wala siyang safety harness. No? Wala siyang safety harness. So pagkalaglag, kahit mayroon ka pang ano dyan, mayroon kang life vest, pag tumama ka dito sa kustado ng barko or dito sa tugboat or sa tawag niyan yung pilot boat, tinatawag na pilot boat, no? Kasi itong pilot boat na yan, didikit yan dyan, aakit yung piloto habang nagbabiyahe, nagtumatakbo tong barko, didikit yung pilot boat. Ngayon siguro ang nangyari doon, wala pang piloto siya, nag-prepare kasi preparasyon ng ano. Dalawa lang, preparasyon or yung securing na sa ano, securing na sa ito. Kasi pagkatapos nito, pagsampa ng piloto, iangat mo to ng konti. Pag wala ng piloto, isi-secure na naman tong pilot ladder. No? Dalawa lang, pag preparasyon at saka tawag niyan yung securing.
So yun ang nangyari, nalaglag yung itong bago lang to, oh. Ilang ano lang to, 20 ilang taon lang yung ano na yun. Nandun sa ano ko, pinorward ko yata sa ano yun, group chat ninyo. So kailangan, mayroon kayong safety harness, isisecure ninyo dito sa railings, pinaka matibay na point sa railing, isisecure ninyo yung hook. May malang sa mandi, magano tayo, mag-demo tayo. Secure niyo diyan kahit malaglag kayo dito, ha? Kasi yung barko minsan tatanggilid diyan, ha? Lalo na sa mga maalo na ano area, maaro na area, malamig pa. So pag ano diyan, si-secure niyo kahit malaglag kayo, nandiyan lang kayo, nakabitin lang kayo diyan. Hindi kayo malaglag dito sa dagat or tama dito sa pilot boat. So buhay pa rin kayo kasi mayroon naman kayo. Ito mayroong mga kasano yan, lookout sa bridge duty officer diyan. Pero pag wala kang safety harness, kahit naka life vest ka pa dyan, pag nalaglag, tumama ka dito sa kustado, babagok ulo mo dyan, lulubog ka talaga. Kagaya yung nangyari sa ano naman, yung sister ship namin. Ito naman, dito naman ang nangyari dito, yun namang ano, yun namang gangway. Ha? Reparasyon naman ang gangway. Itong gangway dito, mayroong extension post yan, may platform dito. Isisecure din tong gangway. Ngayon naman, ang nangyari, dikit na, padikit na sila sa puerto. Preparasyon sila sa ano, dumikit na talaga sa puerto yung barko. Preparasyon sila sa gangway. Wala rin safety harness. Ha? Mayroong light base pero walang safety harness. Kailangan, mayroong kayong safety harness para isecure ninyo yung hook doon sa strong point na railings. Doon nyo ikakabit yung hook. Malaking hook yan, i-press mo lang. Ipe-press mo lang, kabit mo na dito sa railings. Ngayon, ito na mga eBay, nag-prepare dito sa extension post, platform, gangway. No? Nalaglag, tumama yung ulo siguro sa kustado ng barko. Lumubog siya, diretso. So, patay talaga. Patay siya. No? Kung mayroong safety harness, hindi kayo malalaglag doon sa dagat. Diyan lang kayo nakabitin. Ma-rescue kayo. Diyan lang mga kasama ninyo eh. So, tandaan nyo ha, mga Peter. Pag nasa barko kayo, pag deck Peter o engine Peter, kasi kahit engine Peter kayo, may time na makatulong kayo dito sa ano. Kasi minsan, dalawa lang tao nag-prepare ng ano, prepare ng gangway. Dalawa lang, si AB lang at saka si OS. Siyempre, ikaw Peter, wala ka, tapos ka na dun sa makina mo. Tutulong ka ngayon pag-prepare din. Kasi kahit imorph eh. Kahit hindi mo ano yan, pero tutulong ka. Pero kailangan mayroong kang safety harness at saka life vest. Life vest pa rin. Is ano yan, is OP yan. Bago kayo, life jacket. Kahit ano kayo dito, mayroong pang ano yan, life ring dito nakatambay yan sa ano, dito. Mayroong mga life ring na nakatambay dyan sa gilid ng ano. Ngayon, itong ano ninyo, pag-prepare dito, kailangan mayroon kayo life vest, life jacket, at saka safety harness. Tandaan nyo yan. Tatlo, sir. Life jacket lang. Life jacket. Kasi yung life vest, yun na yung life jacket ninyo. Life jacket at saka safety harness. Safety harness. Life jacket at saka safety harness. Pag nalaglag kayo, hindi na kayo dito aabot sa dagat. Kasi minsan, baba, yung tumama noon sa ano, dito tumama, bumanda sa dito sa ano. Or dito sa pier. Kasi ito, pier na to eh. Ha? Dumikit na kayo sa pier. May mga lubid na dyan, nakasecure. Bago kayo mag-prepare ng gangway, ha? Prepare ng gangway, nakaano na yan? Nakadikit na ang barko niyan. Ngayon, lalagyan yung pag-prepare ng ano, gangway, tapos na, lalagyan nyo naman ang gangway net. May ano yan, parang lambat. Lambat, dito, sir. Sa ilalim. Tapos itong ano ninyo, may mga extension post kasi itong ano, yung gangway. May lubid yan dyan, ha? Yan. Kabilaan. Handrail, no? Collapsible yan, mga extension post. Ito kasi ano na yan, extension post, ikakabit nyo yan. Kakabit. No? Ikakabit. So dyan, delikado pag mag-prepare pa lang kayo, kasi akyat baba kayo dyan, akyat baba. Kasi mag-ano kayo sa extension post. Ngayon, pag wala kayong ano, pag wala kayong tawag yan, harness, delikado. No? Okay, kasi ito dito, ano yan, pagtayo tong ano nito, secure ka agad yung ano nyo, safety harness dito. Kasi mababa, mga isang bipa lang naman yung ano na yan sa ano.
mga 2 meters lang yung ano, 1.5 meters yung low bid sa Ship Tiernis. So hindi na kayo ma lalaglag, hindi kayo madisgrasya. Mayroong gangwinit yan sa ilalim. Ang purpose niya para hindi kayo malaglag din doon, may mga akyat na mga tao. Masa, doon lang siya mag ano, sanit. No? Parang lambat yan. Ha? Yung gangwinit. Mayroon na ano yan, itatali yan dito. Ito yung isasahod dito sa ano, ilalim ng gangwin. No? So ito, dami nang nadisgrasya dito. Dito. Yun naman sa container ship na nangyari sa ano ko, sa, ang tawag niyan, sa, nung nasa sister ship, ay yung barko ko na sinampahan, nung nasa kilay na ko, container ship. Dito naman yung ano, dito naman yung pilot, ano, sa ilalim, kasi mataas yung kostado ng container. Dito naman, no, yung tawag niyan, yung gangway. Ay, pilot ladder ng ano, piloto dito. So ngayon, ito may door to, may door. Ha? Magliliture muna kami sa about ng ano, kasi daming nadisgrasya dito. Sa ano, preparasyon ng pilot ladder. Ito naman, madaling araw. No? Approaching sila sa Canada. No? Mga alas 4 ng madaling araw, dapat dalawang tao, OS at saka EB. Yung duty officer, inutosan niya yung ano, AB, nagisingin, ang COS, nagisingin yung ano, AB. Kasi para dalawa magpreparasyon, wag na wag kayo mag ano, kung kayo lang mag-isa. Kasi at least body-body system dito, ha? Preparasyon. Just in case, madikpitir kayo, kasama kayo dito sa preparasyon. Okay? So ngayon, ang nangyari, itong ano kasi door to, malaki itong door na to, ha? Malaki ang door nito. Ganyan. Metal to, mga kapal yan, mga ganyan, mga ano yan, mga tin inches yung kapal, no? Door. May hinges yan dyan. So dito, mayroong, dapat mayroong hook dyan. May hook, no? Ito, may hook na metal. Ha? Ganyan yan. So i-hook up mo to doon sa opposite dito, sa kabila. Dito sa likod, pag i-secure mo to, ha, i-secure mo siya, pagbuksan mo siya, naka-swing to ng 180 degrees, no? I-hook up mo to. Itong hook dito sa ano. So siguro yung ano dito, yung eye dito, hindi masyado na ano niya, hook up. Madaling araw baka antok pa siya, no? Yung OS, siya lang mag-isa. Yung radyo, wala mang sling, dapat mayroon sling 'yan. Nilapag lang dito sa flooring, ha? Nilapag sa flooring. No? Ngayon, ang masama pala, hindi siya nagano, hindi niya ginising yung isang AB. Siya lang mag-isa nagpunta doon sa dito sa tunnel yan, tunnel to. Nasa loob ng tunnel yan. Hanggang pruwa yung tunnel na yan diyan. No? Malayo to, malayo. So ngayon, nagtaka yung duty officer, tinatawagan, hindi na sumasagot. Hindi sumasagot. Ngayon, ito, kalabog-kalabog itong ano, kumakalabog. Nakalawit yung ano, nakalawit yung, hindi pa nakalawit yung ano, yung pilot ladder. Pero ano na, nakakalas na siya sa ano na yan, dyan, nakakalas na. Siguro, ang nangyari, hindi na secure ng hook masyado, itong hook. Dapat itong ano, yung modified na to, ibahin na yung securing ano nito. Kasi yung hook up na yan, minsan pag nakalawit lang konti ganyan, hindi nakasagad, no? Eh, tagilid-tagilid yung barko. So, kumakalas yun, ha? Nakakalas. Siguro, nag-prepare siya dito sa, ano, sa dito, sa pilot ladder. Bumakla, nabaklas to. No? Nabaklas. Naitulak siya palabas ng barko dito. Eh, palabas, hampa siya pa, ano, ng door. Laglag. Laglag siya. Laglag siya ngayon, tinatawagan ng duty officer, hindi na sumasagot. Yung radyo nandoon ang kalapag. Wala na itong door, panay kalabog-kalabog kasi hindi naman siya nakasecure. No? So yan ang teorya ng ano, ng hindi na nakita yun, sir. Missing. Missing sa Canada. No? Sa Canada, pag ano kayo dyan, daming king crab dyan, maraming ano. Pag, siyempre, ang tao, pag naano na yan, lulubog yan. Hanggang bottom ano na yan or depende sa ano na yan. Lalim, ema
ano naman kayo doon? Pag kinapitan na kayo ng ano, ng alimasan, yung alimango, yung king crabs, hindi na kayo, buto na kayo, ano, buto na kayo niyan, hindi na kayo, hindi na na-recover yung katawan ng ano, yung seaman. So yun yung ano, safety tip sa ano, sa gusto maging seaman. At saka yung kahit mga seaman na ano, kasi karamihan, kumpiyansa, naka life jacket lang, pero walang safety harness. Dapat sa checklist, isama na yan sa ano na yan, checklist. Wala man checklist dito. Hindi man sila nagchi-checklist. Preparation at saka yung securing ng ano, dapat kasama na yan sa ano na yan. Para maiwasan yung malalaglag na ano, seaman. So yun ang isa na ano na yan, mali. No? Talagang mali yan sa akin. Kasi ako na pasama, ilang beses na akong napasama dyan, ng mga ano, walang mga life vest, wala pang life, ang tawag niyan safety harness. So yun yung isang safety tips ko sa mga ano seaman. So okay, maraming salamat sa ating mga viewers. About sa ano to, kasi mayroon namang namatay na seaman na disgrasya. Okay, so thank you.